Matapos ang ulat na taga Kamuning sa Quezon City ang unang tinamaan ng UK variant ng COVID-19 virus, ilang taga Kamuning ang nakaranas daw ng diskriminasyon. May ilang pang ang hindi na raw pinapasok sa trabaho. Ang sagot dyan ng Quezon City Government sa pagtutok ni Maki Pulido. Mabilis kumalat ang balitang taga-barangay Kamuning, Quezon City, ang unang kaso ng COVID patient na nahawaan ng UK variant. Nakakatakot, nakakaba. Siyempre, sobrang takot po. Kasi mahirap. Wala pa yung vaccine. Dahil sa takot at maling pagkakaunawa naman ng iba, may mga taga-Kamuning nang nakakaranas ng diskriminasyon. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may ilang mga residente na raw na hindi pinapapasok sa mga pinagtratrabahuan nila. Meron po tayong tinatawag na anti-discrimination ordinance. This is something we are ready to pursue. Kung patuloy pa rin dinidiscriminate ang mga mamamayan ng barangay Kamuning. Kaya ang gustong ipaunawa ng Quezon City Hall, mula nang umalis patungong Dubai ang COVID patient na nahawaan ng UK variant, hindi pa siya nakakadapo sa Kamuning. Pagbalik kasi ng pasyente mula sa Dubai noong January 7, dumiretso ito sa isang quarantine hotel at doon naghintay ng kanyang COVID test results. Nang malaman ng LGU na may UK variant ang pasyente, sinundo siya sa quarantine hotel at hinatid sa isolation facility ng syudad kung saan siya nagpapagaling hanggang sa ngayon. Negative ang test results ng kanyang girlfriend na kasama sa biyahe pero minomonitor ang kanyang kalagayan. Naka-quarantine maging ang barangay health team na sumundo at naghatid sa kanya sa isolation facility. 10 sa mga pasaherong nakasabay ng COVID patient taga Quezon City rin. Hinahanap na sila ngayon ng LGU. Okay naman siya, kaya lang yung na-x-ray natin siya, meron siyang pneumonia, so continuous yung kanyang antibiotics, no? Siyempre nag-worry siya kasi wala na siyang ubo, no? Maayos na 'yung kanyang pananalita. Sa ngayon, wala raw dahilan para i-lockdown ang barangay Kamuning. Since the index case did not set foot in the barangay, at it is very unlikely that nakahawa siya sa kanyang mga kapitbahay, etc. Wala pa ring batayan para mag-lockdown. Kamuning is in fact one of the barangays in our city with the lowest number of COVID positive cases. Ngayong may mas nakakahawang COVID variant, sabi ni Dr. Ronjin Solante, hindi naman kailangan ng dagdag na health protocol dahil pareho lang ang virus transmission. Ang kailangan ay mahigpit na pagsunod sa nakatakdang health safety protocol. We should now be more careful in terms of when we go out from our house, we have to be careful, we have to follow those health protocols. 2 times, 3 times. Puna lang ni Dr. Solante, marami nang hindi sumusunod dito. Tulad dito sa Kamuning Market na karamihan walang suot na face shield, may ilang walang suot na mask at sa loob ng palengke, may mga pagkakataong nagkakadikit-dikit. Depensa ng Quezon City LGU, maigpit naman sila sa pagpapatupad ng health protocols. Pero kung may mapansing lugar na pasaway, isumbong ito sa Hotline 122. Maki Pulido, nakatutok 24 oras.